konti. Sa bawat araw, ang layo ng Ama ay pakikiisa ng mga anak niya na walang dilit iba kung papaano yaong pag-isahin sa pag-ibig at pagiging marapat sa kabutihan at kabanalan niya. Ano nga baga ang layo niya? Mga minamahal, tulad ng tinuran, pagbabalik loob at pagsisisi. Walang mataas na hindi bababa kapag tinanggap ang Ama, kapag nagtiwala sila at nanalig sa Kanya. Kaya't ang pagpapakataas ay hindi sa Kanya, kundi pagpapakababa ang kaloob niya. Kaya't ano ang ginawa ng hari nang malaman na sinabi ng Diyos ay magbalik loob sila at magsisi? Maging siya ay umupo sa abo. Inubad ang pagkahari. Ngunit kumisa ng tao, wala naman nagmamataas pa. Ang sabi nga, sa kawalan mo magpakababa ka at lalo kang dadakilain ang kapwa mo. Kung papaano'y wala namang dapat dakilain kundi ang Ama, subalit sa gandang kalooban mo, sa kagandahan ng loob mo, maging kapwa mo'y malulugod, matutuwa sa'yo, di ba ga? Ngunit ang sabi nga, ano bang uri ang pagpapakababa ang nais ng Ama? Pagpapakababang hilahod mo sa lupa ang katawan mo? Pagpapakababang maglumuhod ka sa kapwa mo? Pagpapakababa ng loob ang nais ng Ama? Sapagkat kung papaano, kapag ang tao'y mababa ang loob, madali siyang makatanggap sa mabuti, madali siyang makaunawa sa dapat at marapat. Subalit kapag mataas matarik ang loob, mabuti na sinasabi, hindi pa matanggap ito. Sapagkat may sarili siyang isip, may sarili siyang katwiran at may sarili siyang kagustuhan. Yaon baga ang layo ng Ama, ang nais niya at layo niya, lahat ng mga anak niya'y makinabang sa pagpapalang kababaan ng loob. Buhay ba ang Ama? Kaya't wika sa Hebreo, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang lahat ng lumalapit sa Ama'y nagsisikap na matuntun ang liwanag niya at tamang daan. Ang tunay na kumikilala sa Ama'y tinatanggap ang kanyang matwid. Ano ba ang matwid ng Ama? Ang katwiran niya, yaong matuwid mong tanggapin kung papaano siya sa iyo ay anak ka na tinatawag
magpakababa ka sa Kanya bilang isang tunay mong Diyos, Ama. Buhay bang Ama? At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan, ang pagtitipon na mabuti ay pagtitipon para sa Ama. Buhay bang Ama? Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Tunay na sinasabi niya. Pawang katotohanan ang sinasabi ng Espiritu Santo, kaya't kapag ang sinabi ng Ama at sinabi ng mga anak niyang tapat at totoo sa Kanya, ay nakikita sa gawa nila, tuwiran niyang ang Espiritu ang nagahari sa bawat isa. Mga minamahal, paano bang pagbabago? Ang pagbabago bagay nakikita sa salita. Ang pagbabago ay makikita sa gawa. Sapagkat 10 beses mo mang sabihin, Panginoon ko at Diyos ko, nagsisisi po ako. Ngunit ang pagsisising sinasabi mo ay walang nakikitang nababago sa iyo ang Ama. Anong pagsisising ginagawa mo? Kaya't kapag sinabing nagsisisi ka, gagawin mo yung pinagsisihan mo, huwag balik-balikan na. Sapagkat ang ayaw na ayaw ng Ama, yung para mo siyang niloloko baga. Hindi naman siya nakikipaglokohan at di siya nakikipagbiro. Kaya tang nais niya, gawin mong tapat ang pakikisuyo mo sa Kanya at makisuyo ka ng katotohanan, tatanggap ka ng katapatan. Buhay ba ang Ama? Kaya tang wika niya ay lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang mga puso at nahugasan na ng dahil sa dalisay na tubig. Alalaumbaga, ang dalisay na yaong tinatawag yaong Espiritu ng Ama ng Kabanalan at ang tubig na bukal na nagmumula sa Kanyang kataas-taasan na di nakikitang dumadaloy nananalaytay, kundi ito'y pumapasok sa kaloob-looban at nararamdaman ng sino mang Kanyang anak na tumanggap na lubusan. Kaya ang nais niya ay kailanman ang salita niya ay huwag biruin, kundi makipagtotohanan. Sa gayon, ang bawat araw ay tutup din nila kung papaano ang Kanyang gusto at ang nais niya ay maganap para sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama sadyang kay dakila niya? Tunay na mahiwaga at mapagpala siya. Kung matatapos mo lamang ang lahat sa bawat araw, tapusin mo at huwag mo nang ipagpabukas pa. Yaong pagbabago at pagiging matuwid, hindi yaong lahat ng ginagawa mo itatapusin mo muna bago mo ituwid ang buhay mo. Mga minamahal, ang wika ng Ama, pagbabagong buhay ay kailangan, ngunit hindi sa salita, kundi sa gawa. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? At nang dahil buhay ang Diyos, ang bawat ginagawa niya ay karapat-dapat na kamti ng... Sapagkat habang kinakamtan mo ang kalooban niya, nababago kang anak nito. At doon mo mapag... Ano bang naibang isip mo? Halimbawa, araw-araw gusto mo magtong. Subalit nung naibang isip mo, parang ayaw mo na yun. Sa dati pa laman ang bibig mo ay mura. Subalit kapag nakakarinig ka na nang magbago ka, pag nakakarinig ka pa ng pagmumura, parang naalibadbaran ka. Gayon ang pagbabago. Buhay ba ang Diyos? At siyaon ang pawang katotohanan sapagkat yung nakita mo't ginawa mo sa dating buhay mo, kapag nakikita mo sa kapwa mo na parang nasalamin mo yung dati ka, naku, parang naaalingas na sa naalibadbaran ka na. At siya ang pagbabagong buhay na tinanggap ng tao. Buhay ba ang Diyos? Ano pa?
Yung dating bugnutin ka, bayayamutin ka, nang makita mo yung kapwa mo, nasalamin mo na naman ang sarili mo, Diyos ko at Ama ko, ang pangit pala ng ugali ko noon. At mimithiin mo ngayon siya'y magbago na tulad mo dahil nagbago ka. Ngunit kung hindi ka totoong nagbago, makakita ka man ng gayon, parang gustong-gusto mo pa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bilis ng pagbabago ng panahon. Ngunit ang pagbabago ng tao, kay hirap yatang gawin. Mga minamahal, madaling magbago kapag nakipagtuto ka na kay Kristo't Ama ko. Sabi mo nga, kay Kristo't Ama ko. Mga minamahal, Ama ka, Ina ka, kailangang magbago ka upang mauna na ginawa mo ito, sumunod ang pamilya mo. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung gusto mo lamang magbago'y anak mo, manugang mo, ikay hindi nababago, puro salita, 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 nagbago ako, aba hindi mo mapapasunod ito. Kaya tunahin mo sarili mo, kasunod ang binabago mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, wika nga ng Espiritong walang hanggan, sapagkat ang tao'y tao yan, ngunit ang Ama'y Diyos na walang hanggan, kung tawagin ng sinuman, kaya't upang matutunan ang tama't tumpak, kilalanin ang marapat. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Masarap ang pakiramdam ng totoo. Subukan niyo lamang at nang mapatotohanan niyo. Masarap ang pakiramdam ng nakikipagtapatan. Subukan niyo lamang nang makita niyo ang katotohanan. Masarap ang nagsasalitang nagagawa niya sapagkat yan ang gusto at nasa ng Ama. Subukan niyo lamang kapag mismo sa sarili patotohanan nyo na, sasabihin nyo, madali pala ang pagbabago. Mga minamahal, sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang wika nga, kapag matalino kang tao, madali kang mag-aral, mapag-aralan mo yan at masasabi mo, ngunit ang pinag-aralan mo kapag wala sa puso mo, hindi magagawa mo. Kaya, kailangan madama mo dito nang ang pinag-aralan mo'y masunod mo. Iyaon ay ang kalooban ng Ama sa buhay mo. Sumayin niyong pagharian kayo. Buhay bang Ama? Katotohanan, katotohanan, ang Ama'y nakalilig, nakasisilay kapag nakita niyang mga anak niyang matatakot sa kanya'y tumanggap. Ano kaya ang hindi niya ibibigay sa'yo para ikaw ay magalak? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo nang Ama. Lig ka na bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pa maganda
Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat ligtas at araw, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tulad ni Jonas, kaya ayaw niyang sumunod sa utak at siya'y nagtago pa hanggang kain dambuhalang isda sapagkat siya'y hinag sa karagatan ng dahil diyugyug ng hangin at ng karagatan ay nagganit dahil sa kanyang pagtalikod. Kanyang barkong sinakyan ay niyugyug. Halos mawarak. Kaya't niloob na sila ay mag-desisyon. Magbigay ng karapatan naman na magpalaya itong si Jonas. Pumayag siyang itsasya sa karagatan. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang tao, kailangan niyang maabot ang kalaliman ng Ama. Bago niya makamtan ang totoo at katapatan niya. Subukan po ninyo, literal mong binabasa, ngunit kapag binahagi ng Espiritu ang kahulugan, initsas siya sa dagat na malalim, na doon ay 3 araw na kinain ang dambuhalang isda, subalit dahil siya ay may gampanin, tulad ng isang Hesukristo, 3 araw ay niluwanang isdang dambuhala at ang Kristo na may 3 araw ay nabuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano nais kang baguhin ng Ama, may pamamaraan siya. At kapag pinakinggan mo siya, sinunod mo siya, ay mababago ka. At kapag nagbago ka, ay masisihan ka. At kapag nasihan ka, masaya ka. At kapag masaya ka, ano problema? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, natatalikdan ng isip mo ang mga taglay mong dalahin sa buhay kapag maligaya at masaya ka. Ang wika nga, natatalikdan ng isip mo ang lahat kapag nakikita mo ang mga kalubilo mo't kasama'y masasaya at maligaya kayo. Buhay ba ang Ama? At yaon ang nais ng Ama. Ang mga anak niya ay maging masaya, maging maligaya, upang ito ang maging kaparaanan na malimutan ang lahat ng pasanin sa buhay. Sapagkat hindi yaon ang inaalala at di yaon ang nadarama, hindi yaon ang nakikita, kundi ang sigla, ang ligaya at saya nilang sama-sama. May tanong po ba kayo? O halimbawa, nakisama ka, nakihalubilo ka sa kapwa mo maligaya at masaya, na nagmamahalan kayo. Maaalala pa ba ninyo mga dinadala nyo? Maaalala pa ba ninyo mga problema na yan? Ano ang nakakamtan ninyo? Kaya nalilimutan nyo ang lahat nang dahil inaaliw kayo ng Diyos na kasama nyo. Buhay ba ng Ama? At yaon ang nais at kagustuhan ng Ama. Yaong hindi mo dibdibin ang buhay mo, yaong hindi ka magpakamatay sa pag-aanap buhay mo, yaong hindi ka masyahan sa buhay mo. Kundi ang gusto niya, may kakontentuhan, may kasiyahan, may kagalakan, may kapayapaan, at may buhay na walang hanggan. Buhay ba ng Ama? At yaon ay kakamti ng mga anak niyang may pagtalima at pagtanggap sa Kanya. Yaong mga anak niyang sumusunod sa kalooban niya. Halina kayo, mga mahal ko.
Kamtin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya kanino man. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pananalig na matapat. Pagtitiwalang inyong matatanggap ang anumang hiwaga at pagpapala ng Amang dakilang walang hanggan, sapagkat siya ang nakatutupad at nagsasagawa ng imposible sa lupa na nagiging posible niyang magagawa. Kaya't kung ang lahat lamang sa kanya ay magtitiwala, walang magiging baliwala ang buhay na sa kanila'y pahiram habang sila'y nasa lupa. Pagpalain kayo. Nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, sige po. Isang halimbawa daw pahabol. Halimbawa, umalis ka sa tahanan mo, may dinadala ka sa puso mo. Ang hangad mo ay maibsan, ang hangad mo ay magluwag ito, ang hangad mo ay maresolba mo. Ang inaasahan mo na pupuntahan mo'y makakaramay mo. Nang dumating ka sa kanya, parehas lang pala dinadala nyo. Nagkahinaing kayo ng hinaing at daing na dalawa. May napala ba kayong dalawa? Subalit kung may dalahin ka at daladala mo'y kay bigat na sa damdamin mo, lumuhod kang mag-isa, manalangin kang mag-isa, taimtim na gawin mo, tapat sa puso mo'y tupdin ito, damhin mo ang ama mo, sa isip mo'y siya ito, tandaan mo pagtindig mo, maluwag na dibdib mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaysa kung kanino ka parang lapis na may pambura, bura ka ng bura, bura ka ng bura, bura ka ng bura, abla, 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 pagtindig ninyong dalawa, parehas na magaang mata. Buhay bang ama? Mga minamahal, o dili kaya na may lumisan ka, naghahanap ka ng resulba para maresulbuhan mo ang dala mo. Ngayon ang natagpuan mo, ikala mo'y totoo sa'yo. Nakikwento-kwento at nagkwentuhan kayo. Pagtalikod niya'y nakatawa, ngising aso pala. At nang malaman mo, ang lahat ng kinwento mo'y kinalat lang pala niya. Anong nadala sa'yo? Ano ang naging resulta? Lalong bumigat pa sapagkat dagan ng galit mo sa halip na nagluwag na. At yan ang totoong buhay ng tao. Kapag ang isip at damdamin ay pagkatao, walang nalulutas sa dalahin ito. Kaya't lapitan mo ang totoo at magpakatotoo ka. Gagawin ng Ama lahat ng maganda. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa'king tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Maliban ang tatlo, dalawa o ilang sama-samay may takot kapwa sila sa Ama, nagkakatulungan sila't nagdadamayan. Ang daladala nila'y gumagaan. Subalit kung ang lima ay hindi totoo at ang isa'y nagpapakatotoo, para mo lang sinuklob ang langit sa buhay mo. Sapagkat hindi nila linutas, dinagdagan pa. Mga minamahal, ang Ama laksamang bilang ng tao, kaya niyang damayan, tulungan sa klalohan at kaya niyang gawin ang para sa lahat. Kaya tangwi ka niya, lumapit kayo sa akin mga anak ko, sa akin nakasalalay ang buhay, ako ang lakas, ako ang sigla, ako ang liwanag, ako ang lahat. Ang sa bawat isa na ako'y kilalanin, tatanggap sila ng mainam sa akin. Pagpalain kayo, nekkaramanayahanam. Kaya nga't, matatanto ninyo sa sarili nyo kung tapat ang puso ng bawat isa. At sa katapatan ng puso nyo ay makakakuha kayo ng ginhawa. At sa ginhawang madudulot sa inyong taglay-taglay nyo bawat araw, kayo rin mismo ang makapagsasabing kay sarap sa piling ng Espiritu Banal. Pagpalain kayo. Tayo na.
mga mahal ko.